Ang tagal na hindi tayo nagkaroon ng content kasi busy. Ngayon ko lang nabuksan yung mga camera gears natin ulit. Ito yung hindi ko natuloy na series. Itutuloy pa rin natin yan. Yan yung mga libro na gagamitin nating reference para ma-share ko sa inyo yung mga libro na ginamit ko nung nagsisimula ako mag-alaga ng lovebirds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mga lagpas 10 yung libro na yan. Gagawin natin, itatakal ko yung mga laman yan. Siguro once a week gagawa ako ng video regarding dyan. Ngayong araw na to, may aayusin ako mga ibon. Ang gagawin natin guys, yung mga ibon dun sa aviary na sobra, ilalagay ko dyan. May mga painakay din tayo, ililipat natin dito yung mga matured na hindi ko pa magagamit. Bigyan ko muna kayo ng tour. Yan pa rin yung mga trophy natin. Wala pa rin bird show. Ngayong taon na to, hopefully sana meron na yung club namin magkakaroon ng meeting this month. So ilalagay ko dito. Ayan yung ano, yung page namin. I-message nyo na kami if gusto nyo maging member ng Birds Inc. After ng first meeting namin yung July, siguro tatanggap na ulit kami ng mga applicants. So ayan yung mga trophy, wala pa rin tayong bird show. Ito yung walk-in flight cage natin. Diyan ko ilalagay yung ibang ibon. May laman yan, mga tame na ibon. Medyo maluwag kaya pwede ko ilagay dyan yung mga sobrang ibon na manggagaling dun sa aviary na hindi ko pa gagamitin or patatandain ko pa. Dito naman, yung iguana, si Alawi yan. May video yan nung binili namin sa Cartimar nung pandemic. So ayan na, malaki na siya. Kaya graduate na, nandito na siya sa labas. Ito, tame na ibon, personata. Parang ewing pa nga siya. So, siguro itong cage na to, bibili tayo ng, ano sa tingin nyo, sankunur. Para meron tayo ulit ibon dyan na medium bird. Ito, ang personata, nilipat na siya doon once na medyo matured na siya. Dito, yan nga yung ating beagle, si Puppy Dog. May cherry eye siya eh. Kaya kailangan siyang operaan sa September. Tatanggalin lang yung cherry eye. Naghahanap lang ako ng specialist na vet para mag-opera doon sa cherry eye niya. Ayan, kung titignan niya guys, meron siya yan. May cherry eye siya. Kawawa, pero maayos naman daw. Sabi lang nung vet, mag-antay lang ng 8 months. O yun, oo, tama, di ba? Ngayon, ito, koi pond natin. Ganun pa rin, dalawa pa rin yung koi. Andyan pa rin yung pagong, tatlo pa rin yung pagong dyan, andyan lang. Ayan pa rin yung setup, andun pa rin yung filter. Eto, hindi ko masyadong ginagalaw. Siguro lahat ng isda dyan papalitan natin. Yung setup natin, gumagana pa rin yan. Kaya lang hindi ko na naasikaso yung pag ano ng guppies. Basta binuhay lang namin sila, pinaghiwalay na yung babae lalaki para hindi na sila dumadami muna. Dito, gagawin kong beta rack ulit. Ito, bibili ako ng 10 strain siguro, 10 iba-ibang beta na ilalagay dyan. Isa-isa, iba-vlog natin, gagawin nating episode kada isa. Tapos ito, gagawa tayo ng planted tank dyan. Ito naman, mga guppies ilalagay natin dyan. Siguro 10 strain, bill 10 yan. Tapos ang mga grow out nila, ito, yung mga yan. At saka ito, yan din yung mga grow out nila. Yung goldfish, ayusin din natin, medyo madumi. Itong blue polar cichlid, ayusin din natin kasi madumi. So, tagi-tagi isang episode kung paano natin naayusin. Tapos, itong anim na nasa ibabaw, itong anim na to, lalagyan natin yan ng aquascape, tagi-tagi isang design, iba-ibang team. So, abangan yan, kada isang episode, ibang team ang gagamitin natin. Yan pa rin yung wall ko ng mga tools. Tapos, punta na tayo sa aviary. So, dito tayo sa aviary. Dito sa labas, nag-try akong mag-setup ng mga budgies at saka rainbow parakeet para lang, sayang kasi yung space. Kaya walang laman yung nasa taas kasi inipon ko sila dito. Yan nga yung gagawin natin ngayon. Magsusort ako ng painakay natin. Ito sila, mga matured na to. Hindi ko alam kung ano yung ilalagay ko dun sa big flight cage. Mamimili ako. So may mga records naman ako. May mga singsing naman yan. Titignan ko kung alin yung mga isasalang natin. Tapos ito katulad niyan. Ayan o, oh, may mga inakay na dito. Ayan, may mga inakay na dyan. Kailangan ng... Ayan, nagkaagulo na sila, kailangan ng ibaba. Nag-start na rin ako mag-breed ulit. Kaya may mga painakay na, ayun, mga painakay na yun, mga lahat na nandito. Bagong babies na lumabas. Hindi ko lang ma-vlog kasi sobrang busy, pero sinimulan ko na ulit mag-breed. Ang nandito, the usual, pale, pale opa, dan follow. Ito na muna. Gagawin ko, magsusort muna ako ngayon itong mga to. Ilalagay natin, papakita ko sa inyo paano pakakawalan dun sa flight cage na malaki.
ngayon, makalipas ang ilang oras, nahuli, ito na yung mga ibon na sort ko na. Napagpares ko na yung mga gusto kong ipares. Ito ibibigay ko sa tropa. So naghahanap siya ng opaline na matured. Ito parehas matured, parehas hindi pa nagagamit. Isang green, isang blue. So naayos ko na yung mga inakay. And din sa taas yung medyo mga high mute na inakay. Nilagay ko doon. Tapos ito yung mga normal lang halos. Patatandain ko muna. Tapos ito, nakuhanan ko na lahat ng mga inakay. Although meron pa mga natira dyan. Ito katulad nito, napisa lang kanina. Tapos yun, kahapon, ito, ng isang linggo pa. So, ayan ang mga ginawa ko. Ito yung mga mapupunta doon, mga magpapahinga, mga magre-retire. Yung mga nag-mature na, ipinalit ko na, sinalang ko na sila. Itong mga to, nag-aantay din ng maturity. Ito naman, mga pinagpapares ko. Bago ko sila ilagay dito sa mga breeding cages natin, pinagpapares ko muna sila. Ayan, katulad nun, pagpaparisin muna sila para pamalit. So alam ko na kung ano yung mga papalitan dito. Mga magpapahinga, mga i-develop ko yung mga split nila. Papakawalan na natin ito muna pala. So pakawalan muna natin ito dun sa kabila. Tara. After ilang days, ito na sila, nakasettle na yung mga ibon, nakakita na sila ng kanya-kanyang territory. Andiyan na sila lahat. So kailangan pag bagong lagay yung mga ibon, titignan nyo rin kasi may mga nag-aaway, may mga hiniwalay din ako dyan. 1 week na to after nung sinut natin yung video. So itong weekend na to, gagawa ulit tayo ng video para sa content natin. So see you guys in the next video. Thank you for watching. Kinagat ka? Kinuka ako. Yun, no? Yun, nakagatin mo rin.